Simula siya noong 2004 at mula noon, napakadami ng mga bata mula sa Bukawi Central School ang natulungan nitong program na ito. Paano ba namin siya ginagawa? Hindi ito katulad ng ibang feeding program na basta na lang nagpapakain ng mga bata. Sinisimulan namin ito sa start ng school year kasama ng nurse ng ating clinic. Tinitimbang yung mga bata, tinitingnan yung kanilang weight. Para pagdating ng March, titimbangin sila ulit. At ang nakakatuwa, because of the feeding program na buong taon nagaganap, pagdating ng March, malaki yung improvement na nagaganap sa mga bata. Isa pang maganda dito sa feeding program ay hindi lang na, gaya na sinabi ko kanina, pinapakain yung mga bata. Pagdating sa classroom, yung mga estudyante kasama ng kanilang mga advisors ay nagpe-prepare ng maikling program. Nagbabasa ng mga gospel readings, may kumakanta, may sumasayaw, kasabay nung pagpapakain sa mga bata. Kaya kumbaga, it's a total experience para dun sa mga estudyante ng Bukawi Central School. Now, pagdating sa mga sarili nating mga estudyante, sa mga Diceans, malaki din yung nakikita kong impact sa kanila ng feeding program. Para sa akin, nung unang join ko pa lang doon, yung pagbibigay lang ng isang oras mo sa mga batang nangangailangan. Pero pag nakapunta ka na dun sa school, tapos nagbabahagi na kayo ng mga pagkain sa kanila, dun mo makikita yung, dun mo mararamdaman yung kakaibang saya. Dun makita mo yung mga ngiti sa mukha nila. Tapos nagtatawanan sila. Tapos kinakausap ka nila yung parang pamilya na sila sa inyo, mga munting kapatid. Dun ko na-realize na yung munting bagay para sa akin, yung konting tulong na para sa akin maibibigay ko sa kanila, malaking bagay yun para ma-feel nila yung special sila na kahit papano may mga taong nandiyan para sa kanila. At etong ang feeding program natin dito sa DYCI ay napapanahon sa tema ng ating God-centered ngayong 2015 na Annual. Kasi gaya nga na sinabi ko kanina, tinutulungan natin yung mga nangangailangan na mas higit ang pangangailangan kaysa sa atin. At sa tingin ko, yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Yung ibigay natin kung ano yung kaya natin ibigay sa kapwa natin sa abot ng ating makakaya. Kahit tayo mismo ay kinakapit.